Di mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ino, huminto ko pag hindi. Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat ka. Rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung walang police rewards. Yan. Lalo hindi ng ho, police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Hindi po. Paiba-iba po yung yan. Sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Kanina ni former President Duterte na Davao is the safest city, I think that is belied by statistics. I don't have the exact statistics now, but I read certain data. It's not the safest city. What's the pleasure of the Senator De Lima? Just one or two sentences, Your Honors. Yeah, please, go ahead. We all heard from the horse's mouth that there are indeed death squads and pointed to certain former PNP chiefs or chiefs of Davao. These are very clear. Davao death squad to liquidate criminals, suspected criminals, inducing, encouraging, and prodding people to kill directly or indirectly is not part of the duty of an executive official, whether it is mayor or president. Malinaw po, yung Davao Death Squad andyan. Marami pong sinabi dyan tungkol sila Matobato and Las Cañas. And Colonel Garma has confirmed that there is such a group, only that there is covered by code of silence. Hindi po madali talaga ang kumuha ng mga pag-aamin sa mga police officials na sila ang mga inutusan para pumatay. Ang dami pong mga dinarate sila Matobato and Las Cañas tungkol sa mga specific cases of killings na yung order either pinapadaan kina Sonny Benaventura or kay Las Cañas, and at times even from then Mayor Mr. Duterte Chair, himself. I'm sorry to interrupt. Thank you, ma'am. Good senator. Yes, you have the floor. You have the floor. Go ahead. The former senator is jumping into conclusion. Let the committee decide whether indeed there is an existence of the Davao Death Squad. Senator Estrada, may I yes. just? Go ahead, sir. Yes, Mr. President. One statement. Kung lahat man ito, kung totoo, pahalian niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. O, yung file the case in court or file the cases in court. Sabi ko nga dito sa ano ko, mine and mine alone. Gusto ko ang syudad ko maganda, malinis, at livable. At sa awa ng Diyos, ako ang nauna sa Pilipinas. Alam mo bakit, sir? Ako po'y empleyado lang ng gobyerno. I started as a prosecutor. Kaya kapa ko yung kriminalo, pati yung mga criminals. That is why, Mr. President, I was asking during my line of questioning a while ago addressed to former Senator De Lima, why did she not file cases when she was the head of the Commission on Human Rights? She investigated, allegedly, the DDS, if there is a right term for it. She did not file any cases. You were present, Mr. President, when Senator De Lima, or when she was the chair then of the CHR, you were present during the investigation, if I am not mistaken, Mr. President. And, yes, sir. And the President, when I asked him, denied that there was an existence of the Davao Death Squad. My question lang, Senator De Lima, bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo na meron ho talagang death squad?
why did you not file cases immediately when he was just still a mayor? Yes, Your Honor, nasagot ko na po yun. Hindi mo nga sinasagot eh. Yung mga pwede talagang mga maging witnesses ay hindi pa willing, takot pa na mag-testify against the former mayor. All right, when you were Secretary of Justice, you had all the power. You were a very, very powerful cabinet member under the Aquino administration. Why did you not pursue it? Because at that time, wala na nga hong nagiging resulta ng mga nagiging investigation din. Because again, you, Madam Chair, Madam Chair, Madam Senator, you are a very, very powerful member of the cabinet during the Aquino administration. You had all the resources. You had the NBI at your disposal. Lahat ng mga government agencies were under your disposal. You had the ear of the president. Bakit hindi mo, bakit hindi kayo nag-file ng kaso laban kay Mayor Duterte? At that time, the relevant, real evidence, testimonial evidence, wala pa po sa aking disposal. Although I did try, yung sinabi ko po kanina, na rinifer ko na muna sa NBI. So, kaya lang, yun ang naging report, binalik nila sa akin. Now, they're trying, pero nahihirapan din sila na i-access yung mga witnesses. Mr. President, kayo, Mr. yung Chair? Sinasabi po kanina ni former President Duterte na Davao is the safest city, I think that is belied by statistics. I don't have the exact statistics now, but I read certain data. It's not the safest city. It has the so what among is the safest the highest, city as far as you know? I would not know. It was among it registered as among those with highest data on killings or murders. So how can it be a safe city? Mr. President, Mr. Chairman, with the permission of Senator Jinggoy? I think the former president wants to answer the accusations. These statements. Mr. President, of former yes, Senator. You're recognized. Maraming namatay, sir. Marami talaga. Thousands, I would say, from yung naging mayor ako. Marami. Ito yan sila. Dito yan sila lahat. And they would tell you, ano niya, si Danao, si Koy, si Yambua. Ito si Senator Bato. Maraming namatay, pero ang namatay, sir, mga kriminal. Alam mo kasi ang Davao is a crossroad kasi ang unang nag-bloom sa Mindanao, tagaroon ka man, sir, ang Davao. Kaya saan yung progressive at saan yung pera negosyo, nandoon rin yung mga kriminal kasi ang negosyante pati ang kriminal, magkasama yan. Kung saan yung pera, mga negosyante, nandoon yung mga kriminal. Kaya ganon. Kapag kabubo ka na mayor at hindi mo takot kang makulong, ako, di makulong, di masang makulong. I can make the confession now, if you want. Wala, Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Pero wag mo naman, mga police kawawa naman. Ha? Meron akong death squad, pito, pero hindi yung mga police. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. gangster, Chair. Utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Alam mo, sir, ganito ha. Mabuti na lang nandito, if you give me time. Ang puro, sir, kawawa. Hindi mo alam, pag na... Ito, nandito itong mga... Pag ang pulis na pahilan ng kaso, sir,
suspended yan. Wala ng pagkain yan sa... The day that the suspension is issued, that day, ang pulis wala ng pagkain, ang mga pamilya nila wala ng pera, ang mga bata wala ng pamasahe, hinto lahat. Paralyze ang pamilya ng pulis. Hindi ninyo alam yan. Kaya may kaibigan kayo ng pulis, tanungin ninyo. Yan ang buhay ng pulis. Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina, ako mismo ang papatay sa inyo. Mr. President, Mr. President, okay, ako muna may tanong. Kasi medyo nalito rin po ako. So, ibig niyo sabihin, gusto niyo proteksyonan yung police, ayaw niyo silang gamitin sa maipit sila kasi kung masuspend sila, kawawa pamilya niya. Tapos nabanggit niyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman. Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When I am called for another investigation, sir, sabihin ko. Hindi ko man ito drama. Tanungin niyo ako uli, tapos, well, my experience, 73 years old ako, sir. So, in a few years, 2-3 years, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman. Thank you, Mr. President. Just one last statement. Your Honor, I cannot help myself. No, excuse me. Senator Estrada has the floor. Merong intervention gusto rito. If you will permit it. Okay. Okay, Senator Bato, go ahead. Yeah, I just would like to put on record na the statement of our resource person, Attorney Laila De Lima, na Davao, dinidisclaim niya palagi na Davao is not the safest place in the Philippines. So what does that make of all these awards that was received by Davao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office, ay palaging best city police office of the year, halos forever na eh. Kaya there came a point na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi nananalo based on record yan sa kamkrami. Ngayon, it is ako mismo, I'm from Davao. I can tell you, Davao City is the safest place anywhere I go in the Philippines. The safest place for law-abiding citizens and the most dangerous place for the criminals. Talagang pag gumawa ka ng krimen ng Davao, ako, pulis ako ng Davao, hahabulin talaga kita. Hahanapin talaga kita, Mr. Chairman. Pag ikaw gumawa ng krimen sa aking syudad, hahabulin talaga kita. Kaya po, Mr. Chair. Ay, para pagbigyan sila. Sige, sila na naman. Sige po. Okay lang? Okay lang. Just last statement before I give the floor to Senator Risa. I just would like to put on record the statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term when she was still a senator,
wala pa rin nakita ebidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala pa rin siyang wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin gustong wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. I take thank you, Mr. Chair. Your Honor. Okay, to be fair. The chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President, teka muna. Sige, hindi ko po nagustuhan. Yes, Senator Dilima, sige. Hindi ko po nagustuhan yung ganung conclusion na wala akong ginawa or that incompetent. Malayo pong description sa akin yan. I always do my job. Depende sa mga circumstances, depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And hindi ho tama na nung Senate inquiry, kasi nandun po si Matubato, pre-present ko nga po. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate chairperson. Now, ano yung tungkol sa safest city? Ma'am, let's, excuse me. Is the standard? Can I stop you there? Wag na natin, let's not debate on the safest city. I mean, focus po tayo, no? A Philippine war on illegal drugs. So, anyway, opinion na po yun. There is no right and wrong opinion. Yes, Senator Risa? Salamat kaayo, Mr. Chair. Wag natin kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating, ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestiga nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are for the record, Mr. Chair. Correct, ma'am. Tama thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yung police. Kawawa yung wala yung... Sa dama experience, daba, ako, imbestigahan ninyo ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung... Wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo sir, alam ko. Panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid, nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga top hunso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga Davao, saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it.
huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente. Ahead, Mr. Chair? Squad. Mr. Chair? Salamat kaayo, Mr. Chair. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is... Of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? Yung, at sino yung pitong yon na miyembro ng death squad nyo? To fight crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi nyo, pat pitong tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure ng pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang teniente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung pitong iyon sa death squad niyo? Again, ma'am? May rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad niyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad niyo? Yung yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. O, yung sinabi po ninyong death squad, dito, may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? O, so, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayaman yung mga... Maraming gago na mayaman sa Davao. Hindi, ano pong koneksyon ng mayayaman sa Davao? O, gusto pong matay ng mga criminal. Because they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung mayayaman ng rewards sa death squad? Yes, sir. Bago po yan. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi, ma'am. Sila si Colonel Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana. Pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay. Ayaw na. Ayaw kung marami. Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May wag rewards po ba sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro. Kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung walang police rewards. Yan. Lalo hindi ng ho, police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Paiba-iba po yung sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So libre lang yung Mary, pagpatay. Mary, Senator, this is just an intervention. Yeah, we, sorry. We have to follow, I apologize, Mr. Chair. Yes, I submit, please. Mr. Okay. Chair. The time for Senator Estrada has expired. Senator Villanueva, Mr. Chairman, just an interjection. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, I've been here for more than 4 hours, and according to...
the ground rule set by the chairperson himself, we will be staying here only until 4 in the afternoon. So the latest. We only have about 38 minutes, and I'm the only senator who did not make any opening statement. And just to expedite the deliberation, Mr. Chairman, may I just be allowed to move that my opening statement be inserted into the records. Comsec, please. Please accommodate, yes, Senator Villanueva. Yes, Mr. Chairman. And let me just state for the record, Mr. Chairman, our consistency in this particular issue, Mr. Chairman. Since time immemorial, we have been very keen and very serious in our intention to address the problem of illegal drugs. And that is why war on drugs per se is a very noble intention, worthy, Mr. President, Mr. Chairman, of our support, yung war on drugs. Importante lang talaga nakikita natin yung tamang implementasyon at makita din natin, Mr. President, yung root cause of the problem. And that's the main reason why we are all here today. And partly, Mr. President, may I just put also into the record the importance of emphasizing the need to build the capacity of our law enforcement agencies. And I have been consistent with that since 2016, Mr. President, when I became a member of this August chamber. For our enforcement agencies to uphold human rights as a core part of their operations and training. And number two, we have been pushing for independent and impartial internal affairs service to thoroughly investigate police misconduct and prevent further brutality. And last but not the least, Mr. President, that I'd like to raise and put into the records is that there have been so many articles and positions that I have been espousing, and we have been calling the government since the day I became a public official, Mr. President. We've been urging our government to view drug or substance abuse to the lens of social justice and public health. Ito po'y base sa mga datos na nakuha natin na talagang isa sa pangunahing dahilan sa paglulong ng ating mga kababayan sa paggamit ng droga ay ang kahirapan po sa buhay. So I would just like to put that on record. If you would allow me, Mr. President, I think next in line is Senator Bato de la Rosa, who is also having a reservation that this presentation would be your vice chair for today's hearing, Mr. Chairman. May I just ask one question, Mr. President? I will use your chairman's discretion. Ask your question. Yes, Mr. President. Thank you. Thank you very much. We are very honored that our former president is here with us, sir. Thank you for being here with us. And I just noticed yung pong sinabi niyo po kanina, and I'm humbled and grateful na binanggit po ninyo, Mr. President, kanina na yung programa and war on drugs hindi naman perpekto, at sinabi niyo po na meron ding mga kakulangan at pagkakamali. May we know, just one question na, Mr. President, kung kayo po yung tatanungin, Mr. President, ano po yung mga binabanggit niyo po kanina na hindi perpekto, may mga mali po, at ano po yung gusto niyong ibahagi sa amin bilang mga legislators to address these concerns, Mr. President. Thank you. Sir, hindi tayo nakulang sa batas. Kumpleto tayo. I've been once upon a time also a congressman, prosecutor, fiscal, lahat na. Dinaanan ko na lahat, sir. It is really the determination sa local officials. Alam mo kasi ang droga is a very dangerous ano. Kaya di as we are talking now, hindi perpekto itong ating bayan. May mga mayor na nasa droga rin, na yumaman dahil sa droga. Makikita mo naman yan eh. Mag-mayor. Tapos, sabihin mo, pagdating dito sa Maynila, may bahay na, maganda.
hindi lang nakikita doon sa probinsya, pero pag nakikita mo dito, kasi makilala, mayor rin kasi ako eh. Makikita mo, magagandang kotse, Mercedes-Benz. Hindi nga ako nakakahawak ng tangin ng kotse na yan. Makikita mo, maraming, sir, may problema tayo sa droga. Alam mo kasi ang droga, pera. Madali, kaya pumasok lahat, pati pulis. Lahat, it permits the entire fabric of our society. We are talking here of extrajudicial killing, but there is more to it than you look beyond. Kasi it's not really in the killing. Madali yan, sir. Madaling isulbat. Only sabihin lang ng presidente na sa mayor. Kamo. Mayor, lahat kayo. Tawagin mo mayor. Ginawa ko yan. Tawagin ko. Tapos mag-isang order. Tawagin ko sa Malacanang noon. Kinulong ko. Tapos magsabi ako, ganito ang gusto ko. Kaya, pero ito ngayon, sir, maraming mayors na pumapasok sa droga. Kasi nga, pera. Kailangan nila ng pera para maganda yung buhay para sa kanya, pati mga anak, pati looking forward to fund the next election to stay in power. Ganun ang kultura ng Pilipinas. Hindi lahat. Maraming mayor na matitino. Pero marami dyan pumapasok sa droga or they are on the take for the money. Kaya bakit tignan mo lang kung hindi doon sa kanilang probinsya, dito mo tignan sa Maynila. Kasi ako mayor, marami akong kilalang mayor. I cannot talk about the governors. Yung mayor lang, kasi may mayor Seligman kami. Kung makikita mo lang paglabas ng patatawag kami sa Malacañang, paglabasa niyan, tinitignan ko lang yung mga kotse lang nila. Mercedes-Benz. Hindi naman ako namilit, pero ako, sorry, Josep. Thank you, Mr. President. Mr. President, yung binanggit nyo po, no, hindi ho perpekto, may mali, at ang una hong pumapasok sa isip nyo na mali ay yung binanggit nyo po, determination from the LGU side, Mr. President. Yes. And when you say determination from the LGU side, sila po ba kasama ho dito yung implementasyon ng nais nyong polisiya para durugin yung pong at i-address at talinisin yung mga drug syndicates, Mr. President? Sir, depende po sa karakter ng mayor. Kasi may mga mayor na, you know, yung complacent, tapos ayaw ng always looking forward to re-election. Ayaw ng gulo. Ayaw ng magkakaroon ng problema. So itong mayor na kung gusto niya talaga mawala yung droga, ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila, si Bato. Noong nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma-re-elected. Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Pati kayo mga pulis, putang ina, papatayin ko kayo ulit. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na, ano, magpa-ano-ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So what I'm getting, Mr. President, is that yung
imperfection noong ating programa na War on Drugs, nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito, dahil binabanggit nyo nga po, marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay ma-re-elect lang. Re-election. Hindi talaga durugin. Ayaw. Ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman, takot. Lalo na sa probinsya. Lalo na yung nagninegosyo ng droga, may mga baril, tapos may tao. Mr. Chair, with the permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, Senator Ontiveros is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Chair. Okay, ma'am. Ganito yan. Mabutit dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they are there, so many stories abound. Hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pagka nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag kayo, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. Nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? All over. Mayors. All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Mr. Chair? Yan ang, that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto ko pag hindi tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagkabulit, pumasok yung pulis. Hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao nila, harapin ko, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, speaking of lingwahe, muna ako. Sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Mr. You, Chair. Thank you. Hindi tayo magkaintindihan. Mr. President, excuse me, sir. I am relating a conversation. I am not, hindi yes, po nagbumura.
Mr. President, sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na nating hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi kung, lang, kung sabihin ko lang kanya, papatayin kita. Hindi okay. Lang ako magmumuro sa... Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naiintindihan po. Wow. Sige. Thank you, Mr. Chairman. Just one last because I sincerely appreciate Mr. President yung binanggit ng ating dating Pangulong Duterte na hindi perpekto, maraming mali, and binanggit po niya yung kamalian na nag-stem from the local government units, at binanggit po ng ating dating pangulo na pati pulis may pagkakamali din, and I think it happened. Ito hong nakita natin noong August 16, 2017, yung kay Kian De Los Santos. Mr. President, I was the one who first called for the investigation and filed the resolution here in the Senate about what happened doon sa Caloocan. And ang nangyari nga po dito, tatlong policemen, si Juarez, Pereda, and Cruz were found guilty of murder. They are sentenced to reclusion perpetua. Imprisonment of up to 40 years. Ganun din po yung nangyari kay Carl and Kulot de Guzman, neighbors from Cainta, Rizal. Ganun din po, no? Si former PO1 Jeffrey Perez was convicted by reclusion perpetua. Ito ba, Mr. President, yung binabanggit nyo na involved din minsan yung police? Ibig nyo po bang sabihin, yung mga police po na minsan gumagawa ng beyond doon sa dapat nilang tungkulin na gawin ay dahil sila rin ay involved sa droga? Correct. Correct. Alam mo kasi, ang police, hindi nang papatay lang o baski sino lang diyang civilian. Bakit sila maghanap ng sakit ng ulo? Kaya yung mga police na nandyan sa... Itong mga police ngayon kikinig na sa atin, mabutit alam nila. Kayong mga police nasa droga sa sindikato, kayo ang dapat talagang... Kaya, maswerte, kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, ubusin ko talaga kayo. Tanginan ninyo. Bullshit ko. Thank you, Mr. President. Look, ganito kasi... You know, pag hindi ko kasi ginawa yung ginawa ko sa Davao, isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung pag-progress ng siyudad. If I allow the criminals noon, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang siyudad. Yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, wag mong gawin yan kasi papatayin kita. So, ang Davao ngayon, maganda na. Tapos naman sila lahat, napatay naman, wala naman siguro maragdag. Kung may gusto, de, sige. Alam mo, it's a matter of yung karakter iyo yan. Yung karakter ko akin. Yung views mo sa buhay, iyo yan. Yung views ko sa buhay yan. Yung political agenda mo, iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya pagtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, nabanggit mo kanina na Metro Manila mayors and then siguro mga highly urbanized cities yan. I'm sure in the other places of the country na highly urbanized cities na involved sa droga.
when you were president, sabi yung disciplinary action, pwedeng ma-initiate sa office mo. So, did we use the disciplinary provisions in the local government code to discipline the mayors of the highly urbanized Mayor, cities under the office sir, of the president? Sir, mahirap, sir. Mahirap talaga, sir, because una, matatakot talaga ang mayor. Especially dito sa Maynila. Puro sindikato dito. Kasali na ang pulis, sundalo, kriminal. Ang problema dito sa Maynila, sir, hindi mo malaman kung sino ang kalaban mo. Baka sabihin mo lang kriminal sindikato, hindi mo alam pati pulis. Eh, yung mga pulis, alam nila yan. Ito mga pulis nandito, eh, yung mga pulis, alam nila yan. Na may mga tao sila na ganun. Ang problema, hindi nila basta-basta mapaalis. Siguro, isolate nila, assign nila ng duty na medyo mapalayo, but they can only do so much. Pero paglabas ng opisina yan, sir, may barrel, may authority, and they come into contact with criminals, yun ang problema ng bayan. Mr. President, did we use the disciplinary power or authority of the Office of the President over these highly urbanized city local government officials during your term, six years? Did you use it? Mahirap, sir, yung kung mayor. Yes, mayor. Against a mayor. Mahirap because yung word na due process, sir, yun talaga ang... I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso, due process, it would take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Kaya, hindi naman ako nagyayabang. Lahat naman tayo may init sa ulo eh. Pero pag mayor ka, kung sabihin mo, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love siya ng tao. Sinasabi, hindi ko kailangan ang love ninyo. You just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Marami akong love sa labas. Nagla-love. Ang problema dito, sir, is when you are a mayor, dito na lang tayo sa mayor, pag hindi takot ang tao sa iyo, kung sabihin mo lang, wag yan kasi por respeto si mayor, respect is not enough. Dito sa Pilipinas, kung sabihin mo, wag natin gawin yan por respeto kay mayor, ibang klaseng tao yan, sir. Medyo yung mga lasing-lasing siguro, papaputok-putok, yung malasing, bang-bang-bang. Huwag mong gawin yan kasi nakakaya kay mayor. Pero iba yung kriminal, sir. Yung mga kriminal, hindi yan. Thank you, Mr. President.